Yung Astro Hotel, ito burado na nga siya dito, ano? At matagal na po yan washout. Binakura na siya ng Sumitomo. So, rib type na kulay asul na yero. So, ito na lang yung kabila. Building na to. Baka susunod na to, ano? Demolish na po yung loob yan. Pero ito na lang yung wall niya sa harap. Di ba nagsipa? Ito na yung Eluna Corner F. Castillo Street. Ito yung Eluna, yung pangkanan. Ito yung dulo ng magiging istasyon. Yung building na to. Ayan. Tapos dito sa kaliwa. Ayan. Mga kabayan na yan, wala na po nang tira dyan. Abandonado na yan. At yung mga bubong nga ay wala na. No? So ayan mga sikap, na dito na po tayo sa Viluna Avenue. Halos lahat ng kabayan dito sa kanan natin. Doon. Ito yung emission ulit, oh. Ayun, oh. Wala na, no? Tapos yung bakod niya dito, yung pader. Mataas yung pader nun. Inibaan na lahat. Karamihan mga self-demolish pa lang yung ginawa dito. Nakita ko yan, yung dinidemolish. Yung mga walang damit pa nga yung nag-demolish dito, eh. Tatanggal dyan, eh. Binigibaan nila. Yung mga mapapakinabangan pa ito, oh. Inimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Time check po tayo mga kasikap, 3:10 na po ng hapon at nandito tayo sa kabal ng Aurora Boulevard. Mag-update po tayo ngayon, sasaglitin natin daanan itong ano na station ng Metro Manila sa Buhi. Ikot tayo dun sa likod sa may F. Castillo. Titingnan natin kung meron ng pagdigiba o demolition dun sa part na yon. So tara, let's go! Aurora Boulevard, yan sa may stoplight, ano na street po yan, pakaliwa. Diretso papuntang Marikina. At ito yung mga kalapit na establishment dito sa magiging istasyon ng Anonas Station ng Metro Manila Subway. Yung Astro Hotel, ito burado na nga siya dito, ano? At matagal na po yan washout. Binakura na siya ng Sumitomo. So, rib type na kulay asul na yero. So ito na lang yung kabila, building na to. Baka susunod na to, no? Demolish na po yung loob yan. Pero ito na lang yung wall niya sa harap. Di pa nagsipa. Tapos, sa harapan natin. So, hindi na magagalaw. Ayan. Papasok doon yung magiging istasyon. Patungo doon sa may F. Castillo. Kung saan ito yung pupuntaan natin. Kung meron na rin bang demolisyon sa part na yun. Nasa ilalim po tayo ng Anonas Station ng LRT2. Ito po yung eastbound putang Marikina at Ipolo. Maambun na po siya, no? At syempre, tuloy lang tayo. Tayo dito. Ito na yung F. Castillo Street. High Top Supermarket. Manhattan Townhomes. Aliwa. Ito yung mga malalapit na dito. Capitol Church. Aguinaldo Suits. Corner F. Castillo Street. Ito yung Eluna, yung pangkanan. Ito yung dulo ng magiging istasyon. Yung building na to. Ayan. Tapos dito sa kaliwa.
Yan, mga kabayan na yan, wala na po nang tira dyan, abandonado na yan, at yung mga bubong nga ay wala na, no? Sa kaliwa po natin. At hanggang dito yun, sa kaliwa, ito yung walang bubong na, tapos ito sa kanan, yung binakuran kamakailan ng Sumitomo. So, ayan yung latest na update natin ngayong hapong ito. So, wala pang demolisyon na sinasagawa dito sa may dulo ng station box. Ayan. Acquired from MMSP. Araw po ngayon ng Lunes, ika-9 ng Disyembre. Taong 2024, inaanan lang natin to dito kasi patungo ako ng Viluna at doon ang last na duty ko. So doon naman sa may East Avenue tayo kukuha ng update. Titingnan natin kung ano na yung latest na ganap ngayon doon sa demolition din, no? Kasi mayroon ng mga kabahayan na nakikita natin doon na naumpisan na. So hindi pa naman totally na ito yung contractor yung nagdi-demolish ng sa subway. Nakikita ko lang doon, ito yung mga may-ari ng bahay, no? Nagsi-self-demolish sila. At ayan nga yung kukunan natin dito, mga kasimba. Yan, nandito na ulit tayo sa Aurora Boulevard westbound. Yan o, sa Tawid. Ulit yung LRT2 Anonas Station. Sa kaliwa naman yung building ng Task Ask. So yung Task Ask na yun, hindi na siya magagalaw, no? Yung Astro lang, tapos yung katabi niyang building, yung mismong magiging entry at exit sa station. Buo pa sa kaliwa. So ayan yung magiging entry at exit niyan. Tapos yung footbridge na to, so i-upgrade lang siya, no? Magkakaroon siya ng elevator kabilaan dito sa kanan, tapos doon naman sa kabila. At marami pang mga pagbabagong magaganap diyan. Pati dito sa paligid nito, marami pang mga pagbabagong magaganap sa lugar na to. At malaking tulong yan pag halimbawa operational na yung subway dito, no? Kasi magkatabi lang ng LRT2. So kung magpapalipat-lipat kayo ng transportasyon, walang hassle, walang kahirap-hirap kasi magkakalapit lang. Nakana na pa ako dito, Anonas Street, patungo tayo ng Viluna. Kaya mga kasikap, nandito na po tayo sa Viluna Avenue at dito lang sa likod natin yung kalayaan naman palabas ng Commonwealth. So, lumagpas lang tayo sa intersection kasi mabibitin tayo mamaya. At diretso na tayo dun sa unahan. Pakita ko sa inyo yung Metro Manila Subway East Avenue Station. Dito yan sa ating kaliwa. Ito yung Viluna Hospital sa ating kaliwa. So dyan ako mamaya papasok. Intersection yan dito. Yan, lakas, lumalakas na yung ulan, ha? Ambon. Bali yung magiging bakod siguro dito, mga kasikap. Hanggang dito yan sa may ano, Mapagbigay Street. Kasi hanggang dito yung mga markings, oh. Yan. May markings dito para sa fencing. Tapos dun sa kabila yung tagos. Yan sa may pedestrian. Pero yung nasa ano, yung nasa plano dito,
Ayan, may mga sticker dyan, oh. Kulay azul. Kulay green naman dito, yung mga bahay dito sa kanan. Ito naman, kulay pink. Ayan, ito naman yung Maliksi Street sa ayan, sa kaliwa natin. Ayan yung mga markings dyan sa kabayan na yan. Ayan yung kabayan na dinidemolish na, yung bumbong. Ayan, wala na mga bumbong yan. Babalikan natin mamaya yan. Dadako lang tayo dun sa unahan. Pinaka-kabilang dulo naman. Halos dyan yan lahat sa kaliwa. Yung mga kabayan na mapukuhan. Yung emission dito, ayan o. Wala na, pati yung pader nila, giniba na. Pero hanggang dito yun. Matatag street. Yan sa kabilang street. Yan sa may bakanteng lote na yan na maraming mga puno. Ayan yung umpisa. U-turn lang ako, pabalik na tayo. Eh, may mga ano din dito, markings, oh. G3. Bahay na to. Mga markings din dito, no? G9, G6. Yan, oh, yung mga bahay dito, may mga markings, kulay pula. Tinutumbok natin na ano na yan, yung mga puno na yan. Ayan dyan, yung subway, no? Ayan, ito yung mamiyan dito. Halos lahat ang kabayan dito sa kanan natin. Hanggang dun. Ito yung emission ulit, oh. Ayan, oh. Wala na, no? Tapos yung bakod niya dito, yung pader. Mataas yung pader nun. Iniba na lahat. Wala pa tayo nakikita ang mga workers na gumagawa dito. Karamihan lang, mga self-employed. Karamihan mga self-demolish pa lang yung ginawa dito. Nakita ko yan, yung dinidemolish. Yung mga walang damit pa nga yung nag-demolish dito. Eh. Tatanggal dyan. Ginigiba nila. Mga mapapakinabangan pa ito. Mga sticker dito, kulay pink. Yan. Hanggang dito yon sa Maliksi Street. Yung nandiyan dyan sa plano, sa may picture. Yung dun, oh. Pero kung susundin natin yung mga markings na to, hanggang dito yon, oh, sa may Mapagbigay Street. Para sa bakod yan, yung fencing, ayan, oh, may mga kulay pula, nice square. Yan, hanggang dun yun. Oh. Yan, dyan sa may pedestrian. Patawid siya dun. Kasi ito yung sinasabi na mga, ito yung may ginagawang establishment dito, yung mga naka-steel frame structure na, no? So, napagtanong ako dito yung nagsusukat-sukat, hindi naman daw sa kanila yun. Ayan, papasok na ako dito sa Viluna Hospital sa aking trabaho at dito na tayo mag-end ng ating video sa loob. Ganda ng parking ng Toyota Vios, ha? Nasa loob ng ano. AFP Medical Center. Bawal dito magpa-hospital yung mga outsider. Exclusive lang to sa ano. Mga sundalo, sa pamilya ng mga sundalo.
meron bagong tayong building lang to dito sa kanan. At ito naman yung hospital, Biluna Medical Center. Ito yung para sa emergency dito, entrance. Malawak pa to dito hanggang dun sa likod. So dito na ako mag-U-turn. Maraming mga pasyente dito na dinala, no? Mga nasawi dun sa ano, mga naglaban sa Marawi. Dito na tayo sa aking work at hanggang dito na lang tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy ng suporta sa aking video. God bless! Sulat ang kulat ng mga blanco.